pa, tingnan niyo naman tong problema ng ano, wala daw oversupply ng kamatis. Okay, yung problema naman sa kamatis. Yaguchi Aika, salamat po. Thank you very much, Madam Yaguchi Aika. Iginiit ng Bureau of Plant Industry. Sabi, tama ito sinabi ni Sa... Sa ano to? Ni Sa Driba yun? Akala ko ba nagtitipid ang gobyerno? Diba? Okay, so meron pa silang downsizing na nalaman. Ngayon, madagdag pa ng onion research. Tapos, pag nang mahal naman yung asin, salt research. Pag nagdagal naman yung garlic, garlic research. Tapos, magkakaroon din tayo ng egg research. O, diba? Kasi nga, bawat problema may solusyon. Pag may solusyon, Walang oversupply ng kamatis sa bansa kahit pa itinatapon na lang ang mga ani ng mga magsasaka sa Nueva Vizcaya. Sa frontline ng balita niya, si Jenny Dongon. Imbis sa kusina o sa hapag, sa bakanting lote na ang bagsak ng kilo-kilong kamatis na ito sa Bambang Nueva Vizcaya. Pikit matang itinapon niya ng mga magsasaka dahil hindi na raw maibenta. Sobra-sobra kasi ang supply sa probinsya, kaya ang presyo ng kamatis bumubulusok pababa. Ang ganito kaliit na kamatis, ibinibenta ito ng mga farmer ng... Te, nangingitim ka na, te! Huwag kang magano ka, magpayong ka, te! Napapansin, di ba natin? Pasensya na, naawa ako kay ate kasi maaraw dyan, masama yung sun, di ba? Lalong-lalo na yung sun, meron mga ultrawave yan, ultrawave. Te, payong ka, te, payong ka. Sara Moore, maraming salamat po. We will wait the next presidency. Ang tagal naman, madam. 2 pesos hanggang 5 pesos kada kilo. Pero sa dami ng supply ng kamatis ngayon dito sa Bambang, hindi na ito napapansin at naibibenta. Grabe, sayang. Kaya ang nangyayari, nare-reject ito at dito sa basurahan, tinatapon. Yan, mag-BBJ'd soup ka, te, after nyan, ha, para ano... Si Aling Lani, naabutan namin nag-aani ng mga tanim niyang kamatis. Pero ngayon pa lang, alam niyang lugi na siya. Kawawa yung mga farmer, ang mahal-mahal ng ano abono at saka yung mga spray. Sobra, hindi na kami nag-i-spray kasi... Ano kaya ang problema niya? Alam ko na. Tomato Research Institute. Tomato Research Institute, yan ang solusyon sa problema ninyo. Kailangan natin ng budget diyan. Tomato Research Institute. Mahal talaga. Hindi break even. Talagang ano, mas marami yung nagastos kaysa iaano yung ano, yung product. Ibibenta namin 4 lang. Ayon sa Nueva Vizcaya Agricultural Trading, nagkasabay-sabay ang anihan sa mga magkakalapit na probinsya. Kaya wala na raw bumibili sa kanila. Kulang po yung buyer kasi dito sa Vizcaya, ang kalaban namin ng nagkakamatis na nagtatanim sa Nueva Ecija, doon sa Urdaneta, Ilocos at sa Batangas. Last year, yung mga taga Batangas, yung mga taga Ecija, Pampanga at saka doon sa Urdaneta at saka Ilocos, dito po sila bumibili kasi wala silang tanim doon. So, nung nagtanim sila, nagkasabay-sabay dito, nagkaroon ng oversupply. Pero paglilinaw ng Bureau of Plant Industry, walang oversupply ng kamatis sa buong bansa. Sa ngayon po, isolated case yung na-report na may dumping po ng tomato. Yun, isolated lang. Wala namang problema kayo naman. Sus, masyado kayong OA. Ito, no? And i-clarify ko na lang din po na yung dinump po na tomato ay mga rejects po. Bale, ang... Mga rejects yun, kayo naman. Totoy! Gusto po kasi ng mga buyers natin is yung medium to large and at the same time, semi-ripe or half-ripe. Yun po nakitang kamatis na nadump po ay maliliit na po. And... Maliliit? Serious ka? Parang hindi naman. Maliliit ba? Parang hindi naman. Maliit daw yan. Anong klase ba kamatis meron ka? hindi, seryoso ko ha. Parang hindi naman maliliit yung kamatis na pinakita. Lin Miyamoto, thank you very much. Tutoy ha, ayusin mo yung pananalita mo dyan. Hindi ko nagugustuhan yan. Here's natin is yung medium to large and at the same time, semi-ripe or half-ripe.
yun po nakitang kamatis na nadump po ay maliliit na po and at the same time ay overripe na. Alam mo, itong si Tutoy, ah, pag ikaw, dalhin kita dyan, pakita ko sa yung kamatis, ah, iganong ko sa mukha mo yung kamatis na makita mo kung maliliit ba talaga o malalaki. Yung dahilan mo, isolated case. Ikaw, hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, Tutoy, ha? Ayusin mo yan. Magdadala doon sa mga sabi ni dating Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, wala talagang oversupply ng kamatis sa bansa. Sa katunayan, nag-i-import pa nga raw tayo sa China. Ang problema ay ang kawalan ng pasilidad at paraan para maibiyahe ang mga ani ng mga magsasaka. Yun ang problema. Actually, nag-i-import pa nga daw tayo eh. Ang problema, walang tumutulong sa mga farmers natin. Sino ba kasi dapat ang tutulong dyan? Si Tulpo? Hindi, baka mamaya asan nyo na lang lahat kay Tulpo eh. Malaki pang demand natin. Kanya lang, sino ang magdadala nga? Sino ba? Vizcaya, sino magdadala doon sa mga areas na kinakailangan nyo? Sino ba kasi? Secretary! Ay, nay, dati palang secretary to. Kamatis na yan. And that is why I have been proposing na dapat gobyerno ang mag-facilitate. Oh, ganun naman pala. Palakbakan si Secretary Manny Piñol. Ba't di kaya nila gawin, ano? Hindi naman na siya membro ng ano. Pero, ba't di kaya gawin ng gobyerno natin na tulungan yung mga farmers? Ano kayang meron? Oh, hindi pwedeng pabayaan yung private sector. Ay, baka pinabayaan na. Eh, baka siguro. Inaantay lang matapon yung mga kamatis na sobra. Tapos, sasabihin merong problema sa supply ng kamatis tapos mag-import tayo. Import muna tayo uli, ha? Kasi walang cold storage, walang mga reefer vans, walang mga logistics equipment na mag-facilitate nung Secretary Piñol, ha? Baka pwede mo sabihin yung secretary ngayon ng Department of Agriculture kung pwede lang. Dadala. O yung asawa, baka pwede nyo sabihan na magtulungan ng gobyerno. Nung napaka-perishable na commodity like tomatoes in different parts of the country. Sabi ng Bureau of Plant Industry, mga naprosesong kamatis gaya ng paste at dried tomatoes lang ang inaangkat. Yan daw ang maliliit at saka hindi ripe. Okay. Yan daw yung mga hindi magaganda kaya dinatapon. Okay. Natin. Pero aminado ang ahensya na malaki talaga ang problemang kinakaharap ng mga magsasaka ng kamatis. Sa ngayon, nagtatayo na raw ng vegetable processing facility sa Nueva Vizcaya Agri-Terminal. Alam nyo, ito, ginagawa lang natin katatawanan. Pero alam mo ang pinaka-problema ho kasi dito? Balik na naman tayo dun sa problemang ayaw kasing umami na may problema. Diba? Yung si Tutoy. Ah, nakita nyo naman si Tutoy, di ba? Kesa naaminin na may problema, ano sasabihin? Isolated case lang yan. Wala yan, ganyan-ganyan. Di ba? Kesyo aminin na may problema at sabihin na, sige, siguro maganda o pwedeng mangyari, tutulungan ng gobyerno, gagawa ng paraan ng gobyerno kung paano maitatravel. Kasi tama naman si Secretary, dating Secretary Manny Piñol. Na talagang, di ba, lagi naman natin sinasabi, ang problema yan, kung paano dalhin sa merkado. Yung mga farmers natin, magaling sila magtanim, magaling sila. Hindi sila ganun ka, siguro, di ko alam kung hindi naman nila masyado pang ano yun, hindi sila ganun kagaling na ibenta o negosyante. Kailangan nila ng tulong mula sa ating gobyerno para kunin doon ng tamang halaga, maayos na halaga para hindi naman sila abunado. Tapos dalhin sa market. Asan na ba kasi yung sekretary ng Department of Agriculture? Ay, nasa... Papuntan Japan, di ba? Sama kaya tayo. Swerte na naman nung ano? Si Tansong Vlogger. Libre na naman ng hosto doon. Nakakapag-hosto na naman si Tansong Vlogger. Makakapunta na naman dyan sa Kabukicho. Sakto, yung bunsong anak nakapasok na sa house. Oo nga. Pwede na siyang isama. O,
di ba? May dahilan na para isama yung bunsong anak. Kasi bakit? Bakit? Kasi ano siya, special assistant to the House Speaker. Pwede, pwede. Okay, magaling. Oy,